Hello guys, yung bang game nyo hindi sumusunod sa screen ng cellphone? Yun ang kadalasan kasi nagiging problema pagka nagbibuild ka para sa mobile. Kadalasan ganito nagiging tsura, pero kapag naayos mo ganito na mangyayari. Mula dun sa kita mo yung sobra sa gilid, naging fit na siya ngayon. So paano ko to ginawa? Una, sinet up ko yung Unity para magkaroon ako ng katulad ng iba't ibang mga screen. So ganito ko yung ginawa. I-click natin sa game yung nakalagay na resolution. Ito yung mga nakalagay na resolution ko, pero pwede ka mag-add. Pipiliin mo yung type na aspect ratio, tapos ilalagay mo yung width and height. So, 18 by 9, yan yung commonly ko na ginagamit. Pag gusto mo i-portrait siya, babalik tayo mo lang na 9 by 18. Kung gusto mo naman uli ibalik sa landscape, gawin mo ulit 18 by 9. Iba ko pang ginagamit na resolution ay 20 by 9, 21 by 9, 19 by 9, at 16 by 9. Lahat yun kasi yun yung mostly na nakakasakop dun sa halos lahat ng resolution ng mga cellphone. Ito na yung part na kailangan natin mag-code. So, kailangan natin magawa ng isang script para ma-zoom natin yung game dun sa screen resolution na kailangan natin. Sundan nyo itong gagawin ko. Ito yung zoom script ko, pero kasi nagawa ko na siya, kaya i-explain ko na lang sa inyo kung paano yung gagawin. Yung zoom script, nakalagay siya sa main camera. Tapos meron siyang tinatawag na target size. Yung target size na yon, isa yung game object na kahit blank na picture lang, basta naka-transparent siya. Kasi yung seset mo yung size niya, kung aling part ng game mo yung gusto mong makita sa screen. Ito yung script. Pag binuksan natin, meron siyang public sprite render na target size ang pangalan. At sa start method, merong float screen ratio at float target ratio. Yung screen ratio equals mo siya sa screen.width divided by screen.height. At lalagyan mo ng float sa unahan, yung naka-parenthesis na yon, yun yung para ma-convert siya sa float. Sa target ratio naman, equal siya sa target size.bounds.size.x, meaning yun yung left at saka right side nung target size, yung game object kanina. Yun naman, i-divide mo siya sa target size that bounds that size that y. So, meaning yun naman yung taas at yung baba ng target size. Ngayon, check mo kung yung screen ratio ay greater than or equal sa target ratio. Pagka greater than or equal siya, ang gagawin mo yung camera.main.orthographic size. Yung orthographic size ng camera ay papalitan mo. Gagawin mo siya target size.bounds.size.y divided by 2. Tapos, sa else naman, yung float, maglalagay tayo ng kung less than siya, kung less than yung screen ratio sa target ratio, kailangan mo hanapin naman yung difference nila, yung difference ng screen ratio at ng target ratio. So, i-divide mo yung target ratio sa screen ratio, tapos yun yung gagawin mong difference in size. Tapos, yung camera.main.orthographic size ay equal naman sa, katulad kanina, target size.bounds.size.y divided by 2, pero ngayon, mumultiply mo yung difference in size. So, ganito yung magiging itsura niya kapag ka nakalagay na yung script. Ililipat natin sa 21 by 9. Makikita mo nyo, may pagitan yung mga gilid niya. Pero pag kinlik mo yung play at nag-zoom na siya, makita nyo, nawala bigla yung nasa gilid. Ayun, nakita nyo, napalitan yung orthographic size. Ngayon, pag nakita nyo naman yung 16 by 9, medyo nakaparang zoom in siya ng konti. Pag play nyo, ayun, kita nyo, nag-zoom out naman siya. At ganun din, nagpalit yung orthographic size niya. Ganun din naman, yung 18 by 9 naman, ito yung default na aspect ratio na pinagawa natin ng game. Makita nyo, fit na siya ng
Tama. Kaya kahit mag-play siya, same lang. At nakita nyo naman, maganda na yung fit ng game do sa screen. Pwede na yan sa kahit anong screen ng cellphone. Sunod natin gagawin yung crosshair move script. Subscribe lang kayo para subaybayan tong series na to. At hanggang sa susunod na video, ingat kayo palagi.